Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nangang magagawa pa ang PCSO dahil pagkatapos umano ipag-utos o ibigay ng utos itong si Kuting ng Norte na ipasara ang PCSO, ginawa na rin umanong illegal ang loto nitong PCSO. Tila ba lahat na lamang ng tumataya or bumibili ng tiket ng loto ay nadismaya, hindi dahil napasara ang PCSO, kung dahil ang lagi na lamang nananalo ay galing lang umano sa isang lugar. Yaong napag-alaman na nadodoktor pala ang resulta sa larong ito, ay tila ba hindi na lamang maiwasan ng taong bayan na tumatay at umaasa na manalo sa loto ay nanggalaiti dahil na lamang sa isyong ito. PCSO Secretary Mel Yunario Robles, patong-patong na kaso ang isinampa sa kanyang ulo. Robles, matindi palang magtago. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita at hindi pa rin nagpapakita. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilig sa ating channel. Why do you allow this kind of setup wherein yung mga lugar ng ating mga kababayan ginagamit ang kalye, ginagamit yung mga bahay nila, which in relation to Republic Act 9278, ano yan? May liability sila dyan. How do you find out yan ay mga illegal o legal? You know, sige, General Ardi. First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan. Meron po siyang identification card. May times po na yung mga police po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya, meron ng certification galing doon sa company na employee nila yung tao. So, ang nangyari, hindi na namin fina-file po yung... Nakuha kita doon eh. Do, malalaman mo yung identification kung sino ang legal saka illegal by giving up the IDs, ano? Okay? Yes, Your Honor. Yun ang ginagawa nila eh. But this kind of setup wherein you put up yung betting station doon sa mga ganitong klase ng ano, are we not inviting our people? So, di ba dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito illegal o illegal, di ba? Through the different IDs, ano, hindi mo ma-identified. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng collection, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat siya na nakabalibot sa buong Calabarzon, lahat siya na nakabalibot sa probinsya, ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of the power or strength or structure to identify all those betting ano? Kasi ako nakikita ko yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako halos lahat para silang kapute na halos lahat ng kalye merong ganito. That sometimes parang nag-iisip ako paano kaya na-identify ito kung legal to o illegal? Considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. May I call on the PD of Laguna to please answer the question. Thank you. Okay, PD. Thank you, Your Honor. You're recognized. Sige, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs doon sa fiscal's office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po. Okay, PD, no? Medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, yung PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of setup wherein we cannot identify the legality and illegality of that different ano? Kasi ang dami nila, as in talaga. Ngayon din mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman,
Yes, Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no? Kung parang kabuti na naglilipa na yung mga so-called betting station, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government, pwede sila mag-operate. Di ba PCSO, tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STM. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron po kayong... Hindi mo alam? Meron pong law na parang pagano ng national government, hindi na nakocover. Meron po kaming no, what I'm saying is the betting station, not opo. Hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, so you are saying in this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, though all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? Opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court? Opo. Pending pa yung Supreme Court yan o may po, finality na? Di po, approve na. Dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay, I will not discuss about the LG, about betting station permit. Business permit. The LG. Sir, sa pagkakaalam ko, meron nga pong ganong batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. However, yung na-observe namin, hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Congressman Paduano, if I may, no, para hindi tayo, no, ito susugan ko lang sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon. Yung sa permit, okay. Kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthy. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no, yung sa local government, no? And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila ito ngayon sa station, doon sa anong patatawag doon, parang pondohan, para anong tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadalhin yung pera eh, noong mga nakakubra eh. Ano nangyayari dyan? Doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate itong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal. Dahil nga, binibiyak nila eh. So paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa noon? From the betting station, going to the, what do you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klase sitwasyon? PNP. Your Honor, ang na-aristo lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at naka-kolekta siya, din dadalhin niya doon sa station nila at yung sinasabi nyo po na ginagawa nilang illegal yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun. Okay, no? PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan, dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, eh? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STA. Ano, merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Oh, yan. Yun yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, okay. Hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok ng pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Okay. Ay, naku po. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro. Baka sa law enforcement agency na po. Pati din yung tulungan yung ating mga PNP.
Di naman you have to have a guidelines and policy to check Mr. yung mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi po, hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized STL. No, what you're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Eh kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila yun ay hindi STL alam illegal agent eh. Namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung ano, sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi kahit na sa manggaling yung binibigay as long as the natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Mr. Erwin Tulpo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes, sir. Mention ko lang, sir, si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may Stop and Shop sa Manila. So ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away, yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So bali, parang ituturo, doon yung isa. So yung mga bettors lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal? Sa illegal. So na-operate naman natin yun, sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila. Unless meron po tayong technical aspect at makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasaw-saw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Yun ang mga tanong eh. At now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now it is being confirmed by the, you are from NBI? Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kailan talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they account it kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas to, eh, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasira. Alam naman natin yan na ano eh, na by bookies eh. Diba? Ang bookies ito, eh, siyempre, yung bookies ito yung legal. Legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, etc., etc. Pero, percentage of that, smaller percentage, remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw?
Dahil may problema, for example, isang dapat, isang guideline siya dapat, only those na nagtataya, nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga beating station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung ano, certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO. PCSO. PCS, can you reply? Eh, nahihirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahihirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na. Hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification nung betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, ano ba yan, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako, sa tingin ko yung policy niya na ano eh, bulok yan. Di ba parang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po. Hindi, tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, nung since the start po, based on the voting population. Si, panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 nung ganyan start, na? Nung nagbibigay po na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulpo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wedding, gusto nating illegalize ang wedding. So ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely, it's beyond the control of PCSO then in fairness to them. Nilagay daw po nila yon, because I did that story when I was a journalist. Nilagay niyo para safety measure. Kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda, pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang police natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanya hawak na taya. Ito, ire-remit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. Ire-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ire-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Akop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-re-report na yun? Yun po. Bali, from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabi ng sales. Then from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales report. Oh, tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang so, monthly. So, kung sobra? Bo, parang nire-reflect din.
Hindi, actual sales, sabi yun po kasi yung nire-record. Sinabi mo kasi may cap eh. Opo. So pag sumobra yung taya na legal, opo, kanila na yon. Hindi pwede po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So in short, wala akong nagsasubmit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi, so walang nagsasubmit. Wala po. No, dapat sobra. Oh. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Congressman Akop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I will just add, Mr. Chair, sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung hawak na ng, may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures o safety net. So ang kawawa lagi yung gobyerno kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano'ng income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung kolektor talaga na may ID na sinasabi ni PNP, paano niya huhulihin? Eh sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangungolekta rin siya ng wedding. Eh hindi naman niya idideklara yun. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wedding. Konti lang niriremit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Hindi naman po kayong tamang tama. Mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? Okay. So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair? Yes, Congressman Nakop, please. Just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of then Honorable Danny Suarez. And Iha, nasana si Madam Gabuyo? May previous commitment po, kaya hindi naka-attend. Dapat kasi siya po talaga yung naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon. Eh. Opo. At anyway, nakaayos na ba yung inyong chairman at saka yung kwan? Presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling kaya ta, Iha? Di naman po. Di talaga. Ibig mo sabihin, personal. Kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila. Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha. At baga nang tama. Hindi ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron. Officially, po. Sige. Officially, wala naman po kaming ano, kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Hindi po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region. Na STL? Department po ako. STL? Operations? Sa lang po, may Lotto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng wedding, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto operations? Would you know that?
Eh, para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize ng yes. business. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po mga kilala ang mga... Pakisagot niyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po niyo sila. Hindi ko po ano, I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited? Kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan. Okay, we will be inviting the Comsec is hereby directed to invite the operation office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Acop. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag-replisan ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized stations. Hindi yung mag-isa stations. Na tao, nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved authorized Kaya nga, stations. According to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga... tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect 2020 po. Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager hindi ang nga, stations. Hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, eh may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po kung dapat yung station. Pwede pong i-check namin kung hindi po yun ang katanungan station. Ko. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong kaming... ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may evidence yung pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulpo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon doon eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay noong franchise holder, GMMRRO. Yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas, uhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto, gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung kinagawa. Noong pa nangyayari yan, Iha. If you do not know that, eh hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Meron din po kaming listahan na pinafurnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga employee, ay yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. May listahan po. Sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng waiting. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan.
yung katabi mo at tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba kayong inalisan na prangkisa dahil sa pagbabaylate ng inyong circular? Parang may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Meron na ba sa atin? Oh, eh... Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCS are the proper persons who would answer the questions. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!